Saan ka dito duty, Jollibee? Lady guard sa Jollibee, naka-duty. May baril ka? Ah, may baril. Thank you, thank you. Okay. Mag-conduct pa rin tayo ng proactive post-to-post inspection sa mga lady guard natin dito at saka mga kuya guard. Maghanap tayo. Samahan niyo ako. Saan ka dito duty, Jollibee? Sa ilalim na lady guard sa Jollibee, naka-duty. Ano bang, ang opening ng Jollibee, di ba, hindi 18 pa rin? 10 po. Sumasabay siya? Yes po. Magbukas po na po. Ano bang mga ano dito, problema dito sa SM? Wala bang naging problema na encounter mo? Ah, wala. Wala naman. Tagalin mo ano? Ang ganda ni Ate Guard. Hindi ko na sana pinamasdan ang iyong ganda. May boyfriend ka na? May asawa po. May asawa ilan? Isa lang po. Hindi, yung anak mo ilan? Dalawa po. Hindi pwede yun. Hindi, joke lang. Ate Guard, may tanong lang ako sa'yo. Halimbawa, di ba may baril ka, wala? Meron po. May baril ka? Ah, may baril? May baril si Ate Guard. Halimbawa, stranger ako, isa akong istang hero, di mo ako kilala. Di ba may nabalitaan kang lady guard na binaril? Di ba? Ano bang assessment mo doon? Bakit niya pinapayagan na ginaganyan-ganyan siya? Bakit siya pinayagan na inawakan? Bakit? Anong assessment mo doon? Bakit? Bakit pinapayagan lang niya? Parang normal lang. Siguro sir, magkakilala sila sir ng suspect. Sige, sige. Siguro na, hindi siya sir nakailang na nakuha po sa kanya yung baril niya sir. Tama, tama. Mga idol, ganun din ako. Yung sa tingin ako sa unang video, yung humahawak sa lady guard ng baril, iniisip ko doon talagang magkakilala sila kasi di ba sa paligid niya may mga guards pa? Kasi hindi siya nag-react eh. Kasi kung talagang stranger yon, magre-react yung mga kasamahan niyang guard. So hindi nag-react, ibig sabihin kilala. Talaga pumatay ito. So, yun nga. Pero huwag pa rin natin kalibutan yung anong katapat doon sa 11 general orders? Anong number? Yung sa pag-ano, sir? To, G number 2 po. Ang galing. In military manner, during my tour of duty in military manner, keeping always in alert and observing everything that takes place within sight or hearing. Ang galing. Snappy. I love you, babe. I love you. Snappy, snappy. Snappy talaga si Ate Guard. Sige nga, yung baril mo. Sinong nag-regulate niyan? Sinong nag-regulate? Sinong nag-approve ng license? The rivers of Babylon. There we... Ang nag-approve ng license ng baril is FEO, Firearms and Explosive Office. Diba kung sa inyo, sa ID nyo is SOSIA. Yes. Siya ang nag-regulate ng LISPI sa mga agency, sa mga LTO, diba? Then sa baril, Firearms and Explosive Office, lahat ng baril sa Pilipinas, kailangan may record ang FEO, kailangan dadaan sa FEO. Lahat ng law enforcement agency, even the Philippine National Police, lahat ng baril, naka-record yan sa FEO. So, ang FEO, nasa Camp Rami yan. Ha? Huwag natin kalimutan yan. Yes, sir. Ang galing. Pasalamat tayo sa sponsor ng shoes mo. Pasalamat tayo sa sponsor ng shoes mo. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor kay Sir Idol po. Mabuhay po tayong lahat. Saan yung shoes mo? Thank you, thank you.
Okay. Salamat sa nag-sponsor kay Mr. Junyo. Alam mo, si Mr. Junyo, ang dami niyang sponsor na shoes. Sir, sa totoo lang, ang daming natuwa sa ginagawa mo. Diba? Ikaw ate, anong feel mo? Sir, nakakatuwa po kasi hindi na po ako bibili ng bagong sapatos. Huwag ka nang bumili kasi yes, meron ka na eh. Sira na ba sapatos mo? Opo sir, matagal na po yung sapatos. Pakita mo daw. Anong sira niya? Ito po sir. Narungon ganit mo boys, magtarong mo. Kung gitarong ganit mo sa babae, magtarong mo. Lagyan ko na lang po ng glue. Ang sapatos daw niya kapatid, nilalagyan na lang niya ng glue. Para daw hindi, nabalik, gumano na. Pero pwede po nang gamitin ito, pang-inspeksyon niyo, di ba? Nag-inspeksyon yes, kayo. Okay. So again, maraming salamat sa nag-sponsor. Sir, mabuhay ka hanggat gusto mo. Life is beautiful, sir. Thank you.